Good morning! Ayan, my name is Agripino Cinco Jr. Gusto ko lang pala magpasalamat sa aking partner na si Ariel sa pagpapakilala sa akin. Thank you very much, partner. Ang topic ko po ngayon is about goal setting. Ayan. Ano ba yung goal? What is a goal? So, a goal is a something we decide in advance to do, to have, or to become within a certain time limit. So, ibig sabihin po, klarong-klaro dyan, advance na pinaplano ang goal. Bago mo pa siya gagawin, nakaplano na. Ganun daw yon. Yon. So, ibig sabihin, ito po yung nagbibigay sa atin ng direksyon. Parang ganito lang. Ayan. Kita ba? Dart. So, ang nakalagay dyan, target it, bullseye. So, ibig sabihin, malinaw na malinaw, dapat may target tayo. Yun ang ibig sabihin ng goal. So, paano ba natin makukuha yung goal na yan? Paano ba natin gagawin? So, dapat smart. Smart tayo. Smart goal ang gagawin natin. S stands for specific. M, measurable. A, attainable. R, realistic. At saka T, time bound. So, isa-isahin po natin yan. Isa-isahin po natin yung smart goal na yan. So, pag sinabing specific, dapat klaro po kung ano po talaga yung gusto mong makuha, ma-achieve, maabot. So, halimbawa, brand new Toyota Fortuner. I-declare mo yon. Ano bang kulay? Maroon. Dapat klaro, maroon. Magkano ba ang worth? Example, 2.8 million. Specific siya. Sasabihin mo kung anong kulay, anong brand, di ba? Yan ang ibig sabihin ng specific. Measurable. Nami-measure mo kung maaabot mo ba talaga yon. Kayang-kaya mo bang abutin? Di ba? Tsaka attainable. Kayang-kaya maabot. Attainable kasi nga, pwede mo siyang gawin. Step by step. Pwede mo siyang abutin. Realistic, makatotohanan. Totoo. Totoo namang mayroong ano, Toyota Fortuner na maroon, di ba? Realistic, yun ang ibig sabihin. Totoo yung pangarap mo. Time-bound. Time-bound, ibig sabihin, kailan? Kailan mo siya dapat maabot? Simple example lang yun, ha. Yung Toyota Fortuner, halimbawa, gusto ko siyang maabot 3 to 5 years from now, makuha ko na siya, mabili ko na siya. Yung brand nyo na yan, Toyota Fortuner na maroon. So, ibig sabihin, natatarget mo. May target ka sa kulay, anong brand, alam mo kung magkano yung presyo, tsaka totoo. Totoong may Toyota Fortuner, di ba? At pinaplano mo kung kailan mo siya dapat maabot. May time bound ka, may time frame ka, may dateline ka. Yun ang ibig sabihin ng smart goal. 3 to 5 years from now, makuha ko na yung Toyota Fortuner na brand new, kulay maroon. Di ba ang galing, ang ganda? Kasi nga nakaplano na. So, ano bang dapat mong gagawin? Ano ba ang action plan mo? Dapat mayroon kang pinaplano. Dapat nakaano yan. Ginagawan mo ng action, naka-detail dyan kung kailan, kung paano mo siya gagawin. Paano mo i-build yung foundation mo para maabot mo yung goal mo na yan. Saka dapat kung mag-goal ka, i-declare mo yon na dapat ito yung mangyayari, ito yung makukuha ko, ito yung maabot ko. Kasi may power yung word eh. Pag di-declare mo yung goal mo, siguradong maaabot mo yon. Kasi may susundan ka, may pinanghugutan ka. Sabi nga ni Daniel Padilla eh, para kanino ka ba bumabangon? Siyempre, bumabangon ka dun sa goal mo, di ba? Para sa mga pangarap mo, sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Yung goal din naman pala, yung goal natin, meron kasi tayong tinatawag na short-term goal at saka long-term goal. Yung short-term goal, gusto ko lang i-klaro,
yung mga weekly goals natin, mga 1 month goal natin, yan ang ibig sabihin ng short term goal. Halimbawa, short term goal ko, this month, maka-income ako ng 5,000 para magiging star award ako, one star awardee ako. So dapat ganun. Kasi kung wala kang goal, wala kang gagawin. Wala kang pagbabasihan. Hindi ka magpupursige kasi wala kang sinusundan, wala kang tina-target eh. Wala kang guide. Ganun 'yun. At yung isa naman, yung tinatawag na long-term goal o kaya yung tinatawag na ultimate goal. Yung long-term goal or ultimate goal, yung sinasabi ko kanina, yung nangarap ka magkaroon ka ng kotse, Toyota Fortuner, maroon, di ba? Ultimate goal mo yon kasi pang malakihan, pang matagalan. Umabot siya ng years, 3 to 5 years from now. Another example, gusto mo magkaroon ng mansion. Magkano ba ang worth? 15 million. Halimbawa, 3-story house. 3-story mansion. Mayroong swimming pool, may garahe. Specific yun ha. Realistic at saka totoo. Saka may time bound ka nilagay. 3 to 5 years from now, makuha ko na yun, maabot ko na yun. Kailangan natin ng smart goal. Bakit? Kung wala tayong sinusundan, wala tayong guide, edi wala tayong gagawin. Diba? Marka bahala lang. So dapat, mayroon talaga tayong smart goal na sinusundan. Either short-term goal man yan or long-term goal na gusto mong maabot. Kailangan smart yun, naka-detailed. At higit sa lahat, kailangan gumawa ka ng goal board. Kagaya nito, sa idol ko, ayan o. Yung goal board na yan, importante po yan. Yung goal board na yan. Bakit? Kasi para nakikita mo, araw-araw, pagising mo sa umaga, nakikita mo yan. Kung ano yung dapat gagawin mo sa mga pangarap mo. Kasi kung wala kang goal board, walang magre-remind sa'yo na ito pala yung mga pangarap mo na dapat susundan. So, malinaw po ba? Dapat po, target ha? Goals eye. Meron tayong plano. Tapos, may goal board tayo. So, ulitin ko lang ha. Smart goal. Specific, measurable, attainable, realistic, at saka time bound. Yan po dapat ang goal natin. Yun lamang po. Maraming salamat. Sige nga na. Edit na. Ilang minute.